Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Take only what resonates. Bali, hindi ito magra-resonate sa lahat. So, kunin mo lang yung mga messages na magra-resonate para sa'yo. For personal reading, Jing Tarot Trader, search mo na lang siya sa Facebook. And also, kung gusto mo magpa-palm reading sa akin, punta ka na lang sa akin TikTok shop. And then, pwede ka doon magpa-palm reading sa akin. Kasi may free palm reading yung pag bumili ka nga pala ng aking Piyaw bracelets na, ayan, ako po mismo ang gumagawa nito. And this is Bless, Charge, and kinlens po ito bago ipa-ship. Kine-cleanse, bine-bless, at chine-charge po ito bago ipa-bless. So, check mo na lang. Ito yung examples niya. Pero marami pa pong design. Anyway, so this is for Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Please do comment down below ha, kahit po heart-heart lang, smileys. Malaking bagay yun sa akin. What do we have here for Air Sign? Two of Swords, Three of Wands, and the Emperor. Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. This is Major Arcana with the Emperor. Yan. Sa nakikita natin ngayon, there's a decision na kailangan mong gawin. I feel like you do miss someone. Pero, maaaring pinipigilan mo ang sarili mong mamiss siya or isipin siya. And I feel like tinatry mong umiwas dahil maybe there's another connection or maybe relationship na involved dito sa connection na ito. Kung kanino mang side yun, sa'yo or sa kanya. Pero ito nakikita natin pinakadahilan kung bakit nagmamatigas ka dito sa connection ninyong dalawa. I feel like you miss this person, pero as much as possible, ayaw mong gumawa ng action para makipag-communicate sa kanya. And I do see that you do have a plan, pero sa ngayon, hindi mo muna ito ma-actionan, itong plano na ito. And I feel like sa ngayon, there's separation na nangyayari sa inyo, pero parang yung subconscious mind mo lagi pa rin naiisip itong taong ito. Pwedeng nag-a-appear pa rin siya sa dreams mo, sa panaginip mo. For Air Sign, please. Yeah, you do have the Ace of Wands, the Five of Wands, and the Five of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius, energy, bottom of the deck is Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, energy. I see that you do love this person. Kung ikaw ay may kakonect pang iba, pwedeng mas matimbang yung pagmamahal na nararamdaman mo para sa kanya dito sa person na ito na iniisip mo. Pinipigilan mo lang eh, kasi napaka-challenging ng connection ninyo. You feel like hindi ka na welcome sa kanya, or pwedeng financially medyo mas angat itong person na ito sa'yo. So, isa pa ito sa nagiging dahilan kung bakit parang mahirap. No? Although, nakikita natin na parang gustong-gustong mo magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa, pero parang napaka-imposible sa ngayon ang nakikita mo sa connection ninyo, no? Kaya mas nakikita natin na ang decision mo is to like maybe make change or i-accept itong changes na nangyayari ngayon sa buhay mo, no? And nakakita tayo ng mga pag-aaway, so I don't know, might be if you're married in a relationship, hindi nagiging maganda yung pagsasama mo or ninyo dito sa connection ninyo. For some of you, maaring minsan nang nagkaroon ng pagkaka-end or malapit nang magka-end itong connection na ito. Alamin natin sino ba itong person na kakonect mo, Air Sign.
Yeah, 10 of Wands is here. So, pareho kayo, no? Kanina, kung mapapansin mo, lumabas na ito sa bottom of the deck. So, actually, pareho kayo ng person na ito na hindi ma-let go ang isa't isa. This person also do loves you with the Knight of Cups. I feel like, kung siya ay may plano or kung ikaw itong may plano, I do feel like may paghihintay doon na maisakatuparan yung plano na yon. Might be may nasabi ninyo or nabanggit ninyo sa isa't isa, or ikaw ito nagbanggit sa kanya ng plano mo, or vice versa, pwedeng siya ito na nagbanggit sa plano mo, plano niya sa'yo na in the past. So nandun pa rin yung plano na yon. Kung siya to na may plano, nandun pa rin yung plano na yon. Kung ikaw ito na may plano, hanggang ngayon ay minamanifest niya or naghihintay siya na maisakatuparan or mangyari yung plano mo na yon sa kanya. Okay? So, anyway, this person cannot let you go. Napaka hirap, no? Sa ngayon, ibinibigay niya kung ano yung mga bagay na makakapagpasaya sa'yo. Like, kinahayaan ka lang niya. Kung ito ay makakapagpasaya sa'yo, feeling niya masaya ka, then fine. But yung connection niya with the Strength card and the High Priestess, spiritual connection niya ay napakalakas na. For some of you, both of you are already awakened sa connection niyo dalawa, pero nandun yung nahaharangan lang itong connection niyo ng mga material na bagay na like yung 3D, yung mga nangyayari ngayon. So ayun, and nandun yung matinding paghanga sa'yo ng person na ito, vice versa, ganun din naman ang paghanga na nararamdaman mo para sa kanya. Tell me more about his or her emotions. Ano pa yung emotions at nasa maaring hindi masabing emotions sa'yo na itong person na ito? Alamin natin ano yon. Could be dealing with an Aquarius. You do have the Queen of Cups. Of course, this person do loves you a lot. With the Three of Pentacles, nag-focus siya sa growth niya eh. So, ngayon, mahal ka niya, and at the same time, minamahal niya sarili niya. And I feel like at the bottom of the deck, with the Four of Cups, although hindi siya sigurado sa connection or kung may future pa ba, this Strength card, this is like yung connection ninyo, na spiritual connection ninyo, no? Napakatibay talaga. And kung ano man yung mag-e-end dito with the Death card, maaring ito yung mga karmic relationship or connections ninyo with the Devil. So this is another person, Capricorn energy, na nagiging involved sa connection na ito. Nakakita tayo ng endings na possible mangyari, kasi mas matibay talaga, tibay talaga sobra ng connection ninyo. And lalo na pareho na kayong gising sa connection na ito. So what will happen in the near future for the both of you? Future for air sign, please. Gemini, Libra, and Aquarius. In the near future, you do have the Four of Swords, the Hermit, the Moon, and the King of Wands. Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Pisces, and Virgo is also here. Three of Swords. In the near future, I can see silence, katahimikan. I don't see any movement because this King of Wands is may kakayahan siyang gumawa ng action pero hindi niya ginagawa yung action na yun. Which is mas nangingibabaw dito yung katahimikan sa connection na ito. There's a lot of silence here. The Moon is talking, is a person na being silent, and this could be both of you. The Hermit is also a silent, you know, it's a Virgo energy. This is someone na
nakikipagtaasan, pataasan ng ego, and both of you with the Four of Swords is napaka-stagnant ng energy, walang kagalaw-galaw. Pero there's a lot of things na gustong sabihin with the King of Wands. And maybe hindi lang magawa because of the Three of Swords. This is a third party situation. This is another person na involved sa connection na ito. Tell me more about the future for air sign. The Death card is here and the Sun. And the Page of Pentacles. Two major arcanas, the Sun and the Death card. You know, this is a Sun and Moon, so this is a yin and yang energy. This is twin flame connection for some of you. Clarify the Page of Pentacles. Knight of Swords. Ang hirap nitong connection na to kasi actually, I can still see a runner in this situation na although gising na sa connection na lumalayo at umiiwas pa rin. So nagkakaroon ng ending in the near future dahil sa pag-iwas itong taong to. I don't know if that is you, pero high chance that this is you. Yeah, hindi mo kasi may halos sa isip mo yung ito eh. Three of Swords eh. This is a third party situation. So, hindi mo pa rin malis ito sa'yo. So, might be dito sa connection na ito, it requires for both of you na mag-take ng risk. Okay? Kung gusto mo mag-work out. Kasi this is your twin flame. This is the one for you. Pero, kailangan pareho kayo na mag-take ng risk sa connection na ito. Hindi yung pwedeng i-expect mo na siya lang yung mag-take ng risk dito. Dahil hindi pwedeng ganun. Kailangan pareho kayo. Okay? And, yeah. This person cannot let you go. Pero kung may bagay man na nakakapagpa-stuck sa kanya ngayon, kung siya itong stuck, kailangan pag-usapan ninyo. Kasi sa nakikita natin, siya yung willing mag-take ng risk sa inyo. Okay? And thank you for watching. I love you all and bye-bye.